araw, kakad tayo ng ano, magbubo tayo ng ano, brake system ng Isuzu L. Yan mga boss, install na natin tong brake lining. Pero ito may baliktaran kasi ito. Itong matulis na part dito sa may adjuster na katapat, ganyan. Kabilaan sila sa liwaan. Ito, asimbolan na natin. Yan mga boss, tatapat natin doon. Lang dito sa baba bago natin ikabit. Habos, ganun lang kadali. Silagay natin itong pin sa likod. Tapos spacer. Thank you.
ilang double tick lang, siguradong nakalock. Yan, sigurado natin yung mga spring. Bago natin ilagay yung tire, kailangan yung adjuster nakalubog para madali natin ipapasok. Lihain muna, malinis. Bago natin itulak yung gulong, maglagay tayo ng kahit sa ilalim para hindi masisira yung windshield, para hindi masyadong mataas yung gulong. Okay, mga boss, siguraduhin lang nakalagay yung pinakalabi ng lining sa gatla, pinaka-adjuster niya, double check. Sapat may butas nito, gagawa tayo ng takal nito. Thank you.
din natin bagyan mga boss. Pero kailangan pre-wheeling lang siya. Check natin kung may alog. Kung walang alog, okay na. Pit. Sa malayo ang biyahe, baka yung bearing natin maturog. So hindi pwedeng isagad mo ng higpit, kailangan umiikot yung gulong. So lagyan natin itong spacer. Mga boss, mga just yung pinaka-lock niya, huwag niyong kalimutang ilagay para kapag nananak ko sa highway, hindi matanggal yung gulong. Make sure na nakalagay yan. Saka kailangan pag inalog mo ng vertical, walang pre-play. Oil seal. Tapos yung axle na lang. Hindi ka lang nakalagaman. Hindi ka lang dito sa lahat. Ayan mga boss, tapos na natin nalagay yung bagong brake lining at saka yung mga ano niya, axle. So mga boss, yung pag-adjust nito, hindi ko na bibidyoin, medyo mahirap. So sasabihin ko na lang, ang pag-adjust nito mga boss, dalawa yung adjuster niya dun sa mismong lining. So ang unang gagawin natin, ihigpitan natin yung gulong, magkabilaan. I-adjust natin yung dalawang adjuster. So pero isa lang muna yung maunang adjuster. Isa lang muna. Tapos ikutin mong ganito. Higpitan yung adjuster hanggat hindi umiikot yung gulong. Saka ka magwawas ng limang ngipin. Kailangan yung limang ngipin na yon umiikot yung gulong. Hindi mahigpit. Kapag medyo mahigpit konti, gawin mong anim na ipin yung bawas mo para medyo maluwag. Kasi kapag medyo mahigpit kasi mga boss, kapag sa malayo ang biyahe, pwedeng mag-init yung ating lining. So mag-i-stack up.
ng ating preno, masisira yung ating wheel cap. Kaya 6 to 5 lang ang bawas mga boss pag may higpit. Pero kailangan magkabilang adjuster. Pag nahigpitan mo yung isang adjuster, tapos nagbawas ka ng 5 kaya 6, sunod mo naman yung kabilang adjuster sa upper at saka lower. Yun lang mga boss. Maraming salamat.